Hoy! Magandang araw na naman ho sa inyo lahat. Aba, ako ho ang pambansang bartender ho ng Pilipinas. Wala hong iba kundi si Mr. Lunch. Ayan, para ho sa mga sunog baga, sa mga sunog atay, sa mga tomador, para ho sa inyo to ha. Kasi alam nyo kung bakit? Napakatapang ho na ating mga titimplahin ngayon. Apat na sunod-sunod ipopost ko ha. Ito'y tinatawag ho na Long Island Iced Tea. Na iba, sabihin, tawag ko dito Long Island Iced Tea, pero siyempre may kanya-kanya kategory ho ito. Ayan, ito ang gagawin ho natin. At abangan nyo sa aking post. Yan ang sunod-sunod ho yan. Ha? Shoutout ho sa lahat ng aking followers dyan. Ha? Yung mga hindi ko pa follow and share nyo naman ho ang subscribe nyo ko. Mr. Lance at sa aking Facebook ko, Dennis Castillo Salazar. Okay? Ayan, umpisa na ho natin kasi ito ho yung marami ho tayo yahalo. Pag sinabing Long Island Iced Tea, ito ho yung matapang na matapang. Bakit? Kasi nakita yung sa harapan nyo na yan. Ito. Four types of spirits so ilalagay ho natin plus may liquor pa ho yan. And then sa kape rin may juice at may calamansi and syrup. Yan ho ang ating ilalagay ho dyan. Kasi malamig ho ngayon, maganda yung matapang-tapang na alak para ho sa mga may init dyan sa inuman. Ito para ho sa inyo ha. Para sa inyo to. Dedicate ko sa inyo to. Long Island Iced Tea. Sino ho ba ang ano neto? Ang founder. Wala hong iba kundi si Robert Rosebud. But, noong 1972, entry contest ho ito. Meaning, sabihin nilaban ho niya sa isang competition ho ng parang bartender league ho ito. Okay? Ayan. Eh, dahil yung assistant ko, nilagay na ho ng yelo to. Ito aking baso. Ayan. 12 glass lang ho kailangan ho natin. Ayan. Okay? May yelo na. Siyempre, una natin lalagay. Apat, kahit naman ho mauna. Pare-pares, itong vodka. Eh, gamit ho tayo ng Smirnoff kung available nyo. Nyo, pwede ho nyong gamitin. Ano? Ang vodka naman ho, 9th century, lagi ko pinapaliwanag, bansang Russia, 8th century sa bansang Poland, at gawa ko sa patatas, ito naman si Smirnoff, totoo niyang pangalan, si Vladimir Smirnoff, okay? 1 jigger lang ho, lalagay ho natin dito ha, kasi apat ho ito ha, strong cocktail ho ito akong tawagin. Okay, 1, ayan. Siyempre, ano ilalagay natin? Tequila. Any kind of tequila. Meron kayong gold, meron silver, at white. Pwede nyo gamitin. Ako, gold na lang ho ilalagay ho natin, ha? Saan ba galing ang tequila? Ito ho yung galing ho sa bansang Mexico. Gawa ko ito sa mga agave plant, agave fruit. Ayan. Kung may katanungan, comment down below, ha? Ayan. 1 jigger. Ayan. Yung mga may hilig ko sa strong cocktail, ito. Yes, gagamit ho tayo ng rum. Local rum na lang ho gamitin natin. Kung may mga Bacardi kayo, at saka yung Captain Morgan, any kind of rum pa, pwede nyo gamitin. Sa akin, gagamitin natin ating locally made, itong Tanduay rum. Ayan. Ayan. Alam nyo ba kung saan unang-unang dinistilled ho ito, ha? Doon sa amin, sa Hagone, Bulacan. Ang mga rum ho, gawa ito sa sugarcane. Ayan. All over sa mundo naman ho, yung mga tropical countries, gawa ho talaga ito sa sugarcane. Okay? Another 1 jigger. Done. And then, siyempre, gin. Kahit anong gin, nalagay ho natin, Bomber Sapphire. Okay, ang gin naman ho, gawa ito sa mga juniper plant, juniper berries. Okay, ayan. 1 jigger na naman. Kaya strong cocktail ho ito, ha. Ayan. Siyempre, ilalagay ho natin dyan. Wala naman yung iba. Last na liqueur, ito hong triple sec. Wala na hong laman, baka naman. May mag-sponsor. Triple sec ho, gawa ito France, gawa ito Italy. Isang orange flavor, isang uri ng liqueur. Okay. Half jigger lang ho, ilalagay ho natin. Done. And then, syempre, lagyan lang ho natin ng calamansi at syrup. Syrup muna. Half jigger. Calamansi, half jigger din. Done. Ayan, halos mamuno-muno na ho. Sa dami ho natin ingredients na nilagay. Syempre, ilalagay lang ho natin dito. Pumelo, pwede yung cranberry kasi wala ho kong cranberry. Ang hirap ho humanap. So, pumelo, pwede na rin. Substitute. Yan. Bago ko talaga ng pumelo. Yan. Siyempre, konting stir. Yan. Siyempre, dahil may calamansi yan, lagyan ho natin ng half moon na lemon. Ayan. Wow, ganda po na kulay. Yan, no? Siyempre, malagang ganda ng straw. Okay. Ayan. Tapos, siyempre, garnish. Kulang na lang yung garnish. Ayan, no? Ayan, ganda ho, ano? Yan, ito ay napakatapang. Strong cocktail po ito, ha? Itong tinatawag na Long Island Iced Tea. Gagawa pa ho ako ng tatlo. Abangan nyo sa aking mga post, ha? Oho, apat ho ito na different types of Long Island Iced Tea. Nakakaisan ho tayo. Pero hindi ko ho sabay-sabay ipopost to. Isa lang. Okay? Papakita ko sa inyo one by one. Okay? Ito, tapos na ho ating Long Island Iced Tea. Ganda ho.
Woohoo! Ang sarap niya. Po, time ka lang. Kaya lang, may katapangan. Ayan, aso ko pag may dumadaan, tumatahol. Gusto pag ako yung nag-content, andyan siya sa gilid. Tapang mo niya, pero masarap. Kaya yung mga gusto ko na, lasing ka agad. Pero mga kababaihan, ha, yung mga, remind ko lang, mga kababaihan, oh, may inom mo sa bar at ordered Long Island Iced Tea. Ha. Medyo, siyempre, careful din ko tayo. Ha. Dahil ito yung medyo may katapangan, madali ko tayo malalasing dito. Tip ko lang mo yan sa mga nagbabar, mga babae. Baka mamaya ito orderin niya. Itong Long Island Iced Tea. Sarap po niya. Okay? Ayan. Paano? Gagawin ko pa ho yung tatlo. Abangan nyo. Ayan ha. Drink moderately ho. Ah. Kung may kulang ho ah, sa mga paliwanag ko. Kasi siyempre kinakapuso tayo sa oras. Comment down below. Papaliwanag ho natin sa ating live. Sa Dennis Castillo Salazar. Pasok ko kayo dyan. At follow nyo ako para ho lahat ng aking posts. Lahat ho ng aking mga ginagawa. Mag automatic ho sa inyong Facebook. Ako ang pambansang bartender ho na Pilipinas. Walang iba kundi si Mr. Na. Drink moderately in God we trust. Thank you po sa lahat. God bless. Bye-bye.